And start recording mga kalapida. Welcome sa isang reaction video. Magandang hapon po at magandang maulan, 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 maulan hapon. At umuulan nga. Grabe no, ayaw tumigil ng ulan. Kaya tapos na ng isang bagyo na naman. So babagyuhin tayo ng content ngayon. Bakit? Ay, grabe, may pasabog tayo mamaya. Para utot. Utot lang yun. Okay, sinisipon tayo. Ingat mga kalapida at maulan. Lalo na yung mga nagmamaneho, pati yung mga nagmamotor. Okay? Eto, konteksto. Hermin natin yung video ni Channel 5. Kung gusto nyo panoorin nyo po ng buo. Magre-react lang po tayo dito. Konteksto, ilang senador tinutulan ng resolusyon ni akyat sa UNGA ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ko naman sa inyo, hindi ubra yan. Okay, pero pakinggan natin ha, kasi closed door meeting to eh. Ito yung sinasabi na natin na nagsalita na yung pangulo natin na wag na silang makikialam dito. Eh, gusto pa rin makialam. Eh, wala rin na pinuntahan yung ano, nagsayang lang silang pera, di ba? Kukulit eh. Okay, pakinggan natin yung konteksto. Tuto lang ilang senador sa pag-akyat sa UN General Assembly ang pag-aharas ng China sa mga Pilipinong mga isda sa West Philippine Sea. Pero mismo si Senate President Vic Zubiri, suportado ang resolusyong inihain ni Senator Lisa Ontiveros. So, Bok. Bakit? Kasi siya ay isang supporter. Bakit hindi nagkakasundo-sundo ang mga senador? Ano yung kanilang point of divergence? Bok, alam mo, last week pa sa kasagsagan ng bagyo, matindi na yung debate at kaugnay nito. Ngayong araw, wala namang debate, pero nagpa-interview Senator Alan Cayetano. Sabi niya, hindi dapat magpadalos-dalos yung Senado sa pag-rekomenda. Very good. Ang ganitong mga aksyon, tingin niya kasi walang matibay na basehan kung bakit kailangan mag-issue o iangat yung issue sa UN General Assembly. Engot kasi yung ano eh, gagawa na resolution. Ilang beses na tayo nagreklamo, di ba? Wala naman nangyari. Mamaya may pupuntahan tayong isang video. Hindi naman sa ide-debunk natin si Attorney Claire Castro. Nagkakaroon lang tayo talaga ng ano eh. Meron tayong mga pagsasang-ayunan, meron tayong hindi pagsasang-ayunan. And oh, yun yung healthy. Kesa lahat na lang ino-ohan natin kahit hindi tayo sang-ayon, di ba? So, pakinggan muna natin to. Sabi rin niya, parang yung ito yung argumento ni Senator Amy Marcos eh. Hindi porket nasa tama tayo, gaya ng sa The Hague ruling, eh tayo na ang susuportahan ng international community. Kumbaga hindi sure exactly na pagdating sa botohan ay mananalo tayo. Pakinggan lang natin to, Bok, tong pahayag ni Senator Alan Cayetano. We're not supposed to give our people false hopes eh. Parang ang dating kasi sa tao, pag pumunta tayo sa UN, mas matapang tayo. Pag pumunta... No! No, 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 no. Pag pumunta ka sa UN, duwag ka. Kasi sumbungero ka. Hindi mo kaya ipaglaban ang iyong sariling bansa. Pumunta sa UN, paninindigan natin. Pag nasa UN tayo, masosolve natin to. Pero grabe po ang bigat ng discussion at saka ng politika sa UN. Dagdag po ni Senator Cayetano, bitin. Bigyan ng pagkakataon yung Pangulo na siya ang mag-decision. Sana pinagsalita mo na lang si Alan Peter Cayetano, hindi na ikaw. Tungkol sa issue na to. And speaking of Pangulo, mismong si BBM ang nagsabi, malaya naman si Senator Ontiveros na mag-file ng resolusyon. Pero ang sinasabi niya, kung ito ay aaksyonan ng UN, that's something that we don't know. Pakinggan lang natin yung sabi ni Pangulo Marcos. The senator is free to file whatever resolutions he wants, but I do not know how that will translate to any action that will reach the United Nations General Assembly. Okay. Also, but just a bit to diverge, may point din siya eh. Kasi you saw what happened with the war in Iraq. The UN voted against it and the Americans still pushed through with it. Mm-hmm. And point number two is China has its own group in the UN. Totoo. Kaya yun din yung, kaya hindi pa siya, until now, Bok, hindi mapasayang resolusyon na yan sa Senado kasi talagang may mga senador na nagsasabi, teka muna, ano bang bigat niyan? Baka mamaya mag-trigger lang yan, lalo pang magkandalo-kulo. Exactly uli. Okay, so if you're not going to elevate it to the UN, what's the alternative? So yung sabi ni Senator Alan Cayetano, alam ko na alternative dyan. Alternative medicine. A strongly worded statement coming from the Senate would do. And definitely, makakarating naman sa China yan. Ginagawa naman ng Senado yung mga strongly worded statement na yan. Pero hindi raw parang magrekomenda na iangat yung issue sa UNGA. Tama. Mas okay din daw, Bok, idaan sa ASEAN or diretso yung bilateral talks pa rin, Bok. Nandyan din yung... Yun pa rin. Diba? Peace talk, bilateral talk. Bilateral talk. Diba? Yung pa rin naman yung ginawa ni ano eh, PRRD, former president
PRRD. Tama ba? Diba? Yun pa rin naman yung ginawa niya, diba? Kaya niya kinakausap pa rin yung si Xi Jinping. Kasi, ang ganda na itong istorya na ito, kasaysayan na ito eh. Maganda yung pinag-uusapan natin, mga kalapid. Akala nyo lang medyo tinatawan-tawanan ko, akala nyo lang ano. Pero mabigat to, mabigat. Bakit? Life and death na to ng mga Pilipino o kung ano man, kung ano magti-trigger dito. 'Di ba? Maghamon tayo, talo tayo. Magsumbong tayo, talo pa rin tayo. Wala naman tayong luluguran, 'di ba? Anong gagawin natin? Makikipaglaban ba tayo? Pwede naman. Kaya lang hanggang saan tayo? Yun yung tanong dyan, di ba? Okay, tuloy natin to. Ang option ng back channel talks sa China. And speaking of back channel talks, sinong pwede manguna dyan? Ang sabi ni Senator Cayetano, pwede daw si dating dinolontir niya. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ginagawa naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Close kay President o Chinese President Xi Jinping. Pero bok, syempre, pag back channel talks kailangan, yung Pangulo, pinagkakatiwalaan niya sino yung mag-lead. So depende sinong gusto niya. Ang worry lang ni Senator Cayetano, baka pag inangat agad yung issue sa UNGA, masira o maapektuhan yung economic relations natin sa China. Bagay na, alam naman natin, bilyon-bilyon piso yung worth niya. Also, the assumption there is you do back channel talks because you think you'll get something out of it. Tsaka meron kanina ako narinig, hindi ko alam kung kanino ko narinig yon na yung South China Sea na yan, eh, ang pinaglalaban din nila dyan, yung, kasi yung US, nakikisaw-saw yung US eh. Kung pinaglalaban ba yung daanan na dagat na yan, ganun din ang gusto ng China, yung daanan nila, wag natin papakialaman. Kasi pag naharangan ng US yan or nabasehan ng USA or kung ano mang bansa maharangan yan, eh may ipit din yung China. So yun din yung pinaglalaban ng China. So hindi lang to sa dagat. Okay? Hindi lang to tungkol sa dagat. Okay? Tungkol to sa ekonomiya na rin nila tsaka seguridad nila. Hahanapin ko kung nasaan ko napanood kanina yun eh. Tuloy muna natin to. Sino magkaibigan eh. Correct. Oo, totoo. Kaya nga sinasabi ni Senator Alam, baka pwedeng idaan sa gano'n. Anyway, so pwede sabi naman nga ni Senator President Mixability, baka there's a need to rethink yung resolution. Maybe make it less forceful and then more acceptable. Wala kayong ipipilit dyan, Mixubiri. Wala kayong ipipilit dyan, Risa Ontiveros. Ano ba ipipilit nyo? Pabayaan nyo sila. Hindi nyo trabaho yan. Tang ina yung trabaho nyo, yung mga epal dyan sa Senado, yun yung asikasuhin nyo. Yung bakuran nyo nga, hindi nyo kayang disiplinahin eh. Didisiplinahin nyo yung China. Utot talaga kayo. Huwag kayo maging joke, diba? Yung sariling bakuran nyo, andyan yung mga may ingay, andyan yung mga noisy. Yan yung simulan nyo. Diba? Ang tatapang nyo dyan sa China na hindi naman kayo papansinin sa UN. Pero dito sa Senado, mga duwag kayo sa isang tao. Wala pala eh. Wala pala kayo eh. Acceptable to all parties. Pero if that's the case, anong sinasabi ng mga na nagpo-push nitong resolution na to? Like for example, Senator Lisa, tama kayo. Yung gaya ng original resolution, sabi niya open siya na i-amend yung laman ng resolution. Pero syempre, yung kanya, teka muna, kahit i-amend yun, dapat igiit pa rin ng Senado sa executive na gawin lahat ng diplo. Bakit ba mautos ka? Bakit hindi ko yung pumunta mag-isa sa UN? Sama mo si Rapi Tulfo. Ha? Ba't hindi kayong dalawa yung magsama? Ginagawa naman nila to eh. Hindi ba to nila ginagawa? Ang hindi lang nila gagawin siguro eh itong pagpunta sa UNGA, katangahan yan. Syunga, lagyan mo na S at saka H to, ikaw to, syunga. Syunga. Diba? Vibito lang China yan. Pinakita ko na sa inyo yung top 5 dyan sa China, sa UN na yan. Hindi ka nag-iisip. Pakinggan natin to, baka may laman yung sinasabi ni Attorney Claire. Resolution to make a resolution. Okay. Yan, ang resolution. Based on principle at based sa nakaraang mga karanasan ng ibang mga bansa din. So, resolution to make a resolution. Okay. Yan, ang resolution niya na manggagaling sa DFA, not from the legislative branch. From the Senate. Okay. Now,
Naiintindihan natin yun. Resolution, gagawa ang resolution para sa DFA. Na ginagawa din naman nila yung trabaho nila. Diba, nagusto nyo utusan na ano ba ang ano, legislative utusan yung executive na gawin to? Hindi ba nagtatapak, tinatapakan nyo na yung paan ng ano, ng executive branch na gagawa nyo na sila ng ano, ng resolution? And pause muna natin saglit. Yun. Hello. Nawala. Okay. Nasaan na tayo? Balik nga natin. Ano ang naging issue? Actually, partner, maganda naman kasi sana ang hangarin. Oh, from the Senate. Okay. Now, ano ang naging issue? Actually, partner, maganda naman kasi sana ang hangarin ni Risa Ontivero. Senator Risa. Kasi meron tong... Paano naging maganda hangarin ni Risa Ontiveros? Anong naging maganda doon? Uutusan mo yung executive branch na gawin yung gusto niya mangyari na dalin sa ang tag dito sa UNGA. Na paulit-ulit na paulit-ulit ba natin to kokonte to pagdedebatehan na hindi nga ubra. At hindi na rin umubra, hindi na rin pumasa sa closed door meeting nila. 'Di ba? Gawin nila yung trabaho nila sa Senado, yun the best. At yun din yung mga hinahanap ng mga Pilipino. Hindi yung kaepala nila. Siguro ang naging basehan nila kasi maliban dito partner, pinopropose na ito dati ni Justice Antonio Carpio. Okay, pinopropose daw dati ni Justice Antonio Carpio. Si Justice Antonio Carpio din ba yung may karapatan mag-propose dyan? Diba? Hindi rin naman, diba? Yung ano pa rin, executive branch pa rin. Hindi pa rin sila. Okay? Tuloy. Dapat talaga magpagawa ng resolution. Kasi bakit, partner? May nangyari na kasing ganito na... Pakinggan nyo to. It's almost similar situation. Mm-mm. Na parang meron decision. Almost. Pakinggan nyo to. Ang UN, ang International Court against US na pabor sa Nicaragua. Mm-mm. Okay? Napanagbabayad sila. Di ba, partner, meron tayong napapanood na movie before na parang pinasok din ng US ang Nicaragua. Mm-hmm. Di ba? May ganyan eh. Ano daw? Pinagbabayad? Siglet. Okay? Against US na pabor sa Nicaragua. Mm-hmm. Okay? Napanagbabayad sila. Di ba, partner, meron... Pinagbabayad sila. Paano naging same yun, attorney? Ha? Huwag ka magagalit sa akin. Hindi siya same kasi unang-una, yun, pinagbabayad. Eto, pinaglalaban natin dito yung karagatan natin. 'Di ba? Kasarinlan. So hindi 'to monetary yung pinag-uusapan. Okay? Case the CJ found that the jurisdiction entertained the United States not to participate in the merits phase of the case. The United States further showed its disapproval by terminating the 1955 Treaty of Friendship Commerce of yun din, same lang din pala. Sorry naman, tao lang. And navigation between Nicaragua and the United States and withdrawing its declaration under Article 3636 of the UN Charter, which together provided the basis for the court's jurisdiction in the case. In its 1986 judgment on the merits, the ICJ held that the United States and the violate Nung tayo napapanood na movie before na parang pinasok din US ang Nicaragua. Mm-hmm. Diba? May ganyan eh. The International Court of Justice is the primary judicial arm of the United Nations. Babasahin din pala. Nations or the UN and exists to resolve legal disputes among UN member states. In 1986, the court issued one of its most consequential decisions, military and paramilitary activities in and against Nicaragua. Also known military and parliamentary activities in and against Nicaragua. So Nicaragua versus United States.
So si United States ang ano, ang pumapasok kay ano, kay Nicaragua, 'di ba? Tuloy. As Nicaragua versus United States, addressing covert United States activities in Nicaragua. In 1979, the Nicaraguan government of President Anastasio Somoza fell to a popular uprising led by the Sandinista. 1979. Iba yung presidente ng 1979 ng United States. Iba yung presidente ng United States ngayon. Iba rin yung presidente ng United States ng Nicaragua ng 1979. At iba rin yung presidente ng China ngayon. At iba rin yung presidente natin ngayon. Yung anak na. Diba? So nakikita nyo yung pagkakaiba na para ihambing natin dito, nagayahin natin to. O play. Who installed a new government? Almost immediately, armed resistance to this new government arose. The U.S. abandoned its initial support of the Sandinista government when it learned that Nicaragua was supplying aid to Marxist guerrillas in El Salvador. Mm. Thereafter, the U.S. began covertly to channel money, weapons, and other support to the Nicaraguan opposition, known as the Contras. In 1983 and 1984, U.S. military personnel mined Nicaraguan harbors and carried out attacks on Nicaraguan facilities. In 1984, Nicaragua filed suit against the U.S. in the International Court of Justice, claiming that the U.S. had violated both the U.N. Charter and principles of customary international law. Mm. Nicaragua asked that the U.S. be ordered to cease its operations in the country and pay reparations. So, parang pinagbabayad ng Nicaragua ang U.S. ng danyos, eh nanalo sila. Danyos, pinagbabayad, eh nanalo sila. Ay. Pero hindi rin tinutupad, hindi rin nagko-comply si U.S. Oo. So, parang tayo, di ba meron tayong nanalo tayo sa arbitral tribunal. Pero yun ah, ang hinihingi ni... Ang inihingi dito ni Nicaragua eh pera. Tayo hindi eh. Oh, tama pa rin ako. 'Di ba? Tapos dahil hindi binabayaran, hindi pinapansin ni US, kinukulit. Okay, tuloy. Hindi pinapansin, 'di ba? So ang ginawa ni Nicaragua, partner. So namdaman niya hindi siya pinapansin, saka parang hindi naman sila ganoon kalakas sa UN. Mm-mm. Dahil syempre mas malakas si US, 'di ba? So hindi daw tumigil ang Nicaragua. Tuwing hindi papansinin yung resolution nila na i-push or pilitin ng US na tuparin yung decision. Mm-hmm. Diba? So, every now and then, ang Nicaragua nagpapadala ng resolution sa UNGA. Hindi nila tinigilan. Uh-oh. Kahit hindi sila pinapansin, hindi sila tinigilan. Uh-oh. Hanggang sa si US, siguro inisip niya na masisira ng kanyang reputasyon. Kakaulit ng ulit ng ulit by giving parang monetary aid yata sa Nicaragua. So in other words, may pamamaraan kahit hindi tumupad sa mga nagiging desisyon. Anong gagawin ng China sa atin? Babayaran tayo? Bibili nila yung ano natin? Bibili na nila yung yung kalokohan din yung bibili yung dagat, di ba? Nang paano pwede nating ma-push yung dapat na ma-i-award sa atin? Mm-mm. So by making this resolution, no, ng government na ang yun ang re-request ni Senator Ontiveros. Nakasyungaan. Pero it will take time, partner. Mm-mm. Kung ilang mes mo yung... Oh, baka patay na tayo kasi nag-gera na. Attorney naman. Uulit-ulitin mo nga, kukulit-kulitin mo. Hindi na rin natin mapapakinabangan yan. Bakit nagka-gera na? Bakit iba yung ngayon, iba yung dati. Iba yung sigalot dati, iba yung sigalot ngayon. Dati, bayoneta, magsasaksakan. Ngayon, hindi na ganun. Diba? Mainit na yung Taiwan, mainit na, sabi siya, may napanood daw kanina, hanapin ko lang. Mainit na eh. 'Di ba? Hindi natin sa dinidebunk ko si ano, si Attorney Claire. So, magkakaiba lang yung opinion natin. Kasi sa siya medyo po nag-okay siya kay Risa. Tayo negative talaga tayo sa iniisip ni Risa. Kasi unang-una talaga kahit anong resolution na paulit-ulit magkakaroon lang dyan ng lamat. At yan lamat na yan na magsisilbi at magti-trigger para magkaroon ng hidwaan sa China tsaka sa Pilipinas. Diba? Hahanapin ko yung napanood ko kanina kung bakit nakikiepal lang yung Amerika dito sa South China Sea at tsaka dito sa West Philippines na pinag-aagawan na yan. Ha? Meron tayong ano dyan, may content ako dyan. Na wala lang kanina sa isip ko kung saan ko hahanapin uli. Okay? Pero yun tingin ko dyan. Diba? Kita mo, ano nangyari sa Senado ngayon? Wala. Bang bang. Bakit? Kasi hindi naman dapat nila ginagawa. Pagkatapos sa Attorney Claire, sana hindi din tayo basta-basta makikinig at sasang-ayon sa mga maling ano. Opinyon ko yun, Attorney Claire, ha? Peace tayo dyan. Kasi, yun nga, opinion mo yun, opinion ko yun. At yung opinion ko is
mas kumbaga sa kay Alan Cayetano, mas nang ibabaw. Kasi tama naman. 'Di ba? Walang patutunguhan yung resolution na yan. Kahit ilang resolution padala mo, iba yung binigay mo example, iba yung dati, iba yung ngayon. Okay? So, yun lang mga kalapid ah. Hindi natin kaaway si Attorney Claire. Okay? Nagbibigay lang tayo ng impormasyon natin or ng input natin regarding dito sa West Philippine Sea kasi importante din to. Okay? And yun muna mga kalapid ah. Comment down below kung anong suggestion nyo. Tama ba yung sinabi ni Attorney Claire? Comment kayo. Tama ba yung sinabi ko? Comment kayo. Yung mag-opinion kayo kung ano rin yung sarili nyo nasa sa loobin. Tapos subscribe, malapit na tayo sa 1 million. Hit the notification bell kung ayaw nyo mabengbang, diwag. Ang gawin nyo lang, mag-subscribe lang kayo. Mag-like kayo para po tumaas yung algorithm. Maraming salamat po and stop recording mga kalapida.